So yon, for today's video, without further ado, no, magkakaroon tayo ng grocery haul! Ayan po sila! Ayan! So ayun, magandang araw. Welcome back sa Saro TV channel. Kung di ka pa naka-subscribe, click mo yung subscribe, like, comment, share, subscribe, sa at i-click mo yung bell para sa susunod na videos, updated ka. Without further ado, no, magkakaroon tayo ng grocery haul! Ayan po sila! Ayan! Pero, not like yung mga nakikita nyo, napapanood ninyo sa ibang mga YouTube channels, no? Hindi tayo ang nag-grocery nitong mga to. So, shout out sa mga frontliners. Thank you so much! Ayan, palakpakan natin. Ayan. Marami pong salamat kasi po, pinag-grocery nyo po ako na bilang isang tao hindi makalabas ng bahay. Ayan na po, lahat na po ng pagkain namin. Ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba kung hindi ka talaga pwede lumabas ng bahay? Say may health condition ka or takot ka lang talaga lumabas, paano ka mag-grocery during this pandemic season? I mean, alam ko na medyo huli na to kasi technically naka-GCQ na tayo. Pero understandably, marami pa rin tao ang takot lumabas sa mga bahay nila. Bibigyan ko kayo ng mga ilang options. Lalabas na lang sila somewhere dun sa screen. And somewhere, ganyan. So, number one, pwede kayong, kung available sa area ninyo, Honestbee. Number two, Metro Mart, pwede din. Tapos, meron din ngayon yung Pure Gold. No, hindi ko alam kung ano pangalan, pero may app sila. Pakita na lang din natin somewhere dito sa screen. Na kung saan, technically, pwede mong i-pick up or i-deliver sa bahay mo yung mga grocery items. Pero ako, bilang puripot akong tao, hindi para sa akin kasi masyadong practical yung mga rates na pinopost nila. So, example, balik natin sa Metro Mart. Pagka nag-check out ka na dun sa last page, okay na no, meron ka ng order and all. Pagpunta mo sa last page, say for example kami, malapit lang kami dun sa grocery na fini-feature nila, which is yung Robinson's Blue Wave. From our house, kapag ka-chinek mo siya sa Angkas Delivery, mga nasa 69 pesos lang yung delivery from there to here. Pero, dun sa Metro Mart, 100 pesos siya. Nagiging 100 pesos. So, that's one. Pero, hindi naman masyadong, ano yun eh, parang negligible pa yun kung tutuusin. Pero, yung isang bagay na na-concern ako is yung parang shopping fee. Pa-check na lang ulit dun sa screen natin. It's around 250 to 350 pesos. So, yun. So, kapag tinotal mo siya, imagine mo, kung nasa 350 siya, tapos 100 yung delivery fee. So, ang magiging total niya, dun pa lang sa pabili mo, is 450 pesos na. So, that 450 pesos could have been a lot of things already. So, hindi siya practical para sa akin. So, ano nga ba ang pinag-uusapan natin ngayong araw na to? Kung nag-check kayo sa Facebook page, no, marami ngayong naglabasan ng mga page, mga pabili page. So, I'll just call it that way, pabili page. So, yung sa pabili page, pwede kasi yung, depende sa area ninyo. So far, ang nakita ko pa lang are pabili Marikina, pabili Cubao, yan. Pero, I'm pretty sure na try nyo mag-search kung halimbawa kung anong area ninyo and you'll be able to see na merong pabili within the area. So, pag-usapan natin si pabili Marikina. Check! Kasi ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, yung pabili Marikina is a page dito sa amin within Marikina City na kung saan may mga riders no, na pwede mong kontakin para sila yung bibili ng mga bagay na kailangan mo. Or say for example, meron kayong parang marami kayong tao na same yung gusto nyong ipabili. Like, ang pinakasikat na nakikita ko usually dun sa pages yung mga konties, ganyan. So, halimbawa, lima tayong clients na willing, pwede ba pasabay, ganyan. Yun na ata yung intindi ko dun. Pero, anyway, so, kumontak ako ng rider for today. For the day, si ma'am yung namili ng mga items ko na makikita nyo rito sa haul natin.
Pero gusto ko na rin i-shout out yung ibang mga riders ni Pabili Marikina, si Ma'am Erica Sadi, saka isa pa po, sorry na. Kasi normally sa Robinsons ako nagpapabili, pero for today pala, hindi ako sa Robinsons nakapagpabili. Sa Save More Marikina Bayan, so lahat ng items doon galing. So yun, yung last na rider na gusto ko i-shout out, si Sir Dennis Labaton. So Dennis, Sir Dennis. Yun. Sila yung tatlong naging rider ko, si Ma'am Erica, si Dennis, and for today, na rider namin for today's haul is si Ma'am Rhea. So yun, mga legit riders sila guys. Kung mga taga Marikina area kayo at gusto nyo magpabili, yun, pabili na kayo. So, number one step, look for a rider. So, kung kasali ka na dun sa page, no, so, post ka lang. And then, lagay mo lang kung anong gusto mo ipabili, number one. Number two, saan ka magpapabili. And number three, mga saang area mo ipapabagsak yung items. Number four, para sa akin na, kasi ako, wala akong normally cash on hand. So, number four na pinupost ko doon na, ano, na specifics is, kung may GCash, Paymaya or something, yung mga ganun. Kasi, wala nga akong cash dito. So, I prefer na doon na lang sila bayaran. So, once it's posted, yan, magre-reply naman yung mga riders na available natin, no? Tapos, it can be booked a day before or a night before. Or pwede rin naman, katulad ng ginawa ko kanina, naghanap ako ng rider siguro mga almost 11 a.m. Tapos, siguro mga in a span of 15 minutes, ganyan, or something. Ayun, nag-reply naman si Ma'am Rhea. Pagka ganun kasing mga oras, possible na yung maiba nating mal na riders, no? Meron na kasi sila ibang mga clients. So, ako, if I were to suggest, best would be the night before na gusto nyo magpa-grocery, doon na lang kayo, ano, mag-PM sa mga mabutihing rider natin. Okay? So, there. So, after mo mag-post, syempre may magko-comment dyan. Tapos, PPM yan sa'yo. Tapos, usap kayo kung magkano yung delivery fee. Tapos, ano yung mga papabili mo, mga ganun. So, ako, for everything, ano, I paid a shipping fee, a delivery fee of 150 pesos. Guys, balikan natin yung pinag-usapan natin sa Metromart kanina. That was 450 and this amount that I paid is 150. So, yun. Pero, actually, kung tatanungin nyo kung may standard rate ba dun sa page, totoo, wala. Nasa pag-uusap na lang ni Ryder tsaka ni CS. So, lahat ng groceries natin ngayon, ang total na inabot nito is 2,512 pesos. And dahil ang magkoconsume lang naman ito is ako tsaka yung husband ko, mga nasa 2 weeks na namin to. Tapos yung 150, so total lang lahat ng nagastos ko was 2,660 something. Ganyan. So let's start. Okay, tapos sasabihin ko na lang din yung mga price ng mga pinamili. So number 1 sa list na binili namin, unahin natin yung mga ano ah, mga tawag doon, mga meats, kasi kailangan na sila ilagay sa rep. So, lahat naman yan na-disinfect na yan, huwag kayo mag-alala. So, number one, ayan, si CDO Idol Cheese Dog na Jumbo. Yeah, Jumbo. So, got this for 153 pesos. Not sponsored. Tapos, meron tayong, ayan, Bossing, Frabel Foods Bossing Baon Burger. Eto guys, surprising ah. Kasi ang normal na tinatry ko talaga, CDO Ulam Burger. CDO Ulam Burger, if I'm not mistaken, mga nasa 50 plus siya. Pero si Frabel, nasa 46 pesos lang siya. So, 10 pesos difference, di ba? Tapos ano, napansin ko sa kanya, hindi siya masyadong ma-extender. Kasi nung niluto namin siya, kung ano siya, nung konti-konti lang yung niliit niya. Tapos, sabi nga namin, na-observe namin, parang mas mukha siya talagang legit na karne ng baka for some reason. So, yon. Tapos, next is, ina naman, Frabel na naman. Frabel Skinless Longganisa. So, yung longganisa is 54 pesos. Yan, Frabel na naman. Frabel, baka naman. Ayan.
hindi ko pinapromote, pero masarap kasi yung frabel. Yung kahit yung isang frabel na ano, yung parang pa-vertical na longganisa, masarap yun. Paborito ng kids namin yun. Tapos, next is CDO Fantastic Chicken Tocino. So, dapat kasi to, pork tocino sana. Pero sabi ni, ano, ni Ryder, wala daw. So, yan na lang. So, pwede na din. Kasi, nagkikrave ako ngayon ng mga, ano, processed meat. Pero usually, hindi talaga ako makain nun. Pero ngayon kasi, parang gusto ko ng pagbigyan yung sarili ko. Okay. So, yun. Si, ano nga pala, si CDO is, magkano ba siya? $76.50. Ayan. Not bad na rin. Okay. So, ngayon, punta na tayo dito sa ating, ano, parang tindahan, no? So, first on the list, no, makita nyo yung, ayan, yung Champion Fresh, 808, tama ba yung tinuturo ko yan? 800 grams yan, guys. Tapos, that one is $89.75. And then, yung cheesecake, this one, yan, paborito ko kasi yan, pagka chichicha, no? So, yung lemon square na cheesecake is $61.50. Then, meron din tayong piatos. Ayan. Alam nyo na yun, pagka nanonood tayo ng mga Netflix dyan, guys. So, piatos, we got that for $26.95. Tapos, bumili na rin ng V-cut. Actually, hindi ako masyadong mahilig sa V-cut, pero wala na kasi ibang chips, sabi ni, ano, talaga yung buong bar. Kaso wala din sa Save More. Kung yung buo kasi, nasa 38 pesos lang. Imagine niyo yung isang buo niyan, 38 pesos. Tapos, ang kalahati ng dairy cream, 38 pesos. So, bakit ako bibili ng kalahati, di ba? Eh, ang gagamitin ko lang naman yan pagka gumagawa ng mga spaghetti. Doon ko kasi, ginigisa yung mga garlic ko, tsaka ano. So, pang ganun lang naman yung gamit. Hindi naman necessarily na pang bake. Pero siguro kung sa level ng ipang bake nyo, ganyan, or parang gusto niyo sa pancakes, baka mas masarap yun kasi mas creamy yun eh. Ito talagang ano eh. Pero alam ko sa nabasa ko ah, hindi ko ano, pero same lang, parang margarine din yun, alam ko eh. Anyway, next is, so ayan po, Alaska Fresh Milk. Ayan. So, itong fresh milk, kahit sa fresh milk, Alaska Fresh Milk kasi is isa dun sa mga pinakamurang options ng fresh milk. Nakakatawa, no? Sobrang kuripot ko. Fresh milk kasi, $77.50 lang yan. Compare mo sa mga Magnolia brands or Nestle brands. Yung mga Nestle or Magnolia, nasa halos 80 pesos and above. 90 pesos and above yung mga ganong brand. Tapos, yan, $77.50. So, ulitin ko ulit yung sinabi ko, cheap pero competitive performance, which is yun yung ma-achieve nyo kay Alaska. Kaya yun yung kinukuha ko. So, apat niyan yung kinuha ko kasi nga, 2 weeks sana tong grocery namin. So, ang isa kasi would give you right about 3 glasses, parang ganun, 3 to 4, parang ganyan. So, kaya apat na yung kinuha ko. And then, we also have mayonnaise. So, syempre, pag may sisig, may mayonnaise. Kaya kailangan, may Lady's Choice mayonnaise. Lady's Choice is $75.50. Tapos, meron din clear shampoo. Ayun. Si clear shampoo is $34.75. Now, usually, yung binibili ko, sachet. Umiiwas ako sa bote. Number one reason is, para sa akin, mas matipid siya. Bakit? Kasi individually, ano siya, wrap siya. Or parang individual yung packaging niya. Ewan ko, kayo na lang mag ano. Pero, so ibig sabihin, parang sukat mo bawat gamit mo ng shampoo. So kaya mas matipid siya lumalabas para sa akin. Tapos, all-purpose cream. So normally, ang binibili ko yan, di kaya yung Magnolia. Ang reason is because mas mura siya kaysa sa ano, sa Nestle. Pero alam ko may mga ibang grocery na magkapresyo sila eh. So, depende. Kung nakita ko na magkapresyo lang sila ni Nestle, Nestle na bibilin ko. Pero pagka hindi, yan ang binibili ko, di kaya yung Magnolia. Ganun. Pero pag magkapresyo sila ni Magnolia at meron Magnolia, Magnolia naman binibili ko. Yung mga ganun. Tapos, that's 54 pesos and 50 cents. Yung Alaska Crema.
And then, meron tayong, ano ba to? Ayan, sister's napkin. Si sisters. Pero kasi si sisters, ang laki ng pinakaiba sa presyo. Parang, yung ganyan kasi, 23, 25 lang. Medyo naputol yung ano kasi, nag-give up siya. Pero kung nakaabot ka na sa part na to ng video, salamat kasi nanood ka. Click mo na rin yung like, mag-comment ka na din, share mo na din to sa mga kapitbahay nyo, tapos mag-subscribe ka na din at i-hit mo yung bell button kung gusto mo yung mga ganitong klase ng video. Ayun, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, napunta tayo dito kay sisters. Si sisters, kaya ko siya binibili kasi malaki yung price difference niya sa mga sikat na napkins out there. Mga CS, kung nakaka-relate kayo, yan. Sa sisters kasi, cotton ni comfort to ah. Guys, hindi ko alam, mga lalaki hindi kayo makarelate, pero sa babae, importante yung cotton ni comfort. Tapos, 8 pads na siya, 23 lang, 23 something, 23.75 ata yung sabi ko. Tapos, 8 pads na, overnight pa, kaya good job siya. Kasi kapag ka bumili ka ng Modest or ng Whisper, doble ng presyo, guys. Same lang naman din yung ginagawa niya. So, there. Lahat nito, yan, ang intention namin for 2 weeks siya. Kasi nga, dalawa lang na kami ng asawa ko na gagamit nito. Again, 2,512. Recap lang natin. 2,512 yung lahat ng hinol natin. And then, 150 for the delivery fee. So, that's 2,663 pesos. Buuin mo na 2,665. Malaki yung na-save mo in terms of delivery fee. That's almost, sabi ko nga, benchmark na sa Metromart, that's almost 300 pesos. So, for me, again guys, that is check na check. Bye guys!